Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Happy Monday, Kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon ay August 28, 2023. Ngayon ay patuloy tayong nagkakaroon ng konting break dito sa ating bansa. Well, it is another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Tayo po ay magilingkod muli sa ating kababayang OFWs at kanilang mga pamilya. Samahan mo kami sa isang oras ng makabulang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz. At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampo ng kanilang mga pamilya. Dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. Dito nga sa Mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang factor ng pagdedesisyon kung dapat ka nga na magtrabaho sa ibang bansa para sa pagtataguyod ng pamilya. Gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Katulad po ng lagi naming sinasabi at pinapag-usapan na dapat ay meron po tayong discernment upang malaman natin ano ba ang mga pros and cons kung tayo ay mag-a-abroad at tayo ay magtatrabaho sa ibang bansa, and of course, maiiwan natin ang ating mga mahal sa buhay. So Billy, medyo special yata ang araw na to. Ang araw ngayon ay para talaga sa ating mga OFWs, ang ating mga unsung heroes. Ano? So today is National Heroes Day, and I hope and pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan, whether here, yung pamilya na nandito sa Pilipinas, or those of you who are abroad. And I want you to take a deep breath right now and really feel yung pagka-hero nyo, even though hindi nyo masyado, diba? And just accept na talagang tayo, we are all heroes in the sight of God. Diba? Mm-hmm. And of course, no, nais natin na tanggap talaga na sila ay hero ng ating bansa, na sa ating economy. But at the same time, nais din natin na sila ay maging hero din, no, para sa loob ng kanilang buong pamilya, bilang mag-asawa, bilang mga magulang sa kanilang mga anak, na sila ay maging hero. Mm-hmm. Isa sa mga bagay na malaking challenge sa ating mga OFWs ay yung pagkakaroon ng work-life-family balance. Mm-hmm. Katulad ng sinasabi ko, no, iba-iba ang work-life-family balance per person. Kung ikaw ay OFW, mas challenging ang bagay na to. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, ito rin ay pwedeng maging challenging. At kung ikaw naman ay sea-based, iba rin dito, no? Iba-iba. Pero we have to create a certain balance. Walang perfect balance, pero to create a certain balance
para ang ating pamilya ay maging maayos, ang trabaho natin ay maging maayos, and at the same time yung ating mental health, yung ating physical health, yung ating spiritual health ay nasa mabuting kalagayan. Exactly, ano. And in order to do this, we need to have a balanced life. Ngayon, in a perfect world, we will probably be able to do this, ano. Kaso, ang pagbalanse talaga ng ating trabaho, ng ating mga pangangailangan, and meeting those needs, and having time with our family, ito talaga, ang balance kasi is always challenging. Alam naman natin, di ba? I mean, maski na nga nandito ka sa Pilipinas, yung buong pamilya mo nandito, ang hirap na nga i-balance. Mas lalo na kung ikaw ay nasa abroad. Di ba? So, how do we do this? Well, siguro mahalaga na tayo ay magkaroon ng malalim na pag-iisip. Tayo ay mag-nilay-nilay and begin to ask ourselves about. Definitely, kung kayo po ay mag-abroad o kung kayo ay nasa abroad na, talagang ang kikitain nyo ay malaking chance na dihamak na mas balaki. Exactly. Kung hindi man triple or four times or maybe more, kahit man lang doble, no? Ito ay malaking tulong na, no? Depende rin sa field kung saan ka magtatrabaho. But definitely, yung minimum sa probinsya, eh malayong-malayo doon sa pwede mong matanggap kung ikaw ay magtatrabaho. Kahit ikaw ay nasa household help ka, nagtatrabaho sa loob ng bahay, kaya nga pupunta ng abroad dahil mas malaki ang kikitain. And isa sa mga bagay na dapat nating isipin, what are my priorities? Ang priority ko ba ay ang malaking kita o dapat part ng ating pag-iisip ay yung mapanatili na maayos yung relasyon namin mag-asawa, relasyon ko sa aking mga anak, na hindi to dapat panghabang buhay, pero ito lang ay isang stopgap, no? Temporary na solusyon, hopefully temporary na solusyon para lamang makalagpas yung mga challenges at ma-meet yung mga basic needs of the family. Exactly. And ano, siguro when we become an OFW, ano, when we become an OFW, we more often than not, we try to think of ways na para itawid lang natin yung pamilya natin. Pero ang nangyayari, nawawala na yung so that is our priority, na maitawid yung pamilya natin. Pero nagkaka-issue na kung naitawid niyo na yung pamilya niyo, tapos you want more. And we have to really reflect on this priority. And pangalawa, we also have to reflect, paano ba natin dine-define ang success? Tagumpay. How will we say that we are successful? Ito ba ay, ang dami ko nakikita pag nasa probinsya ako, no, na may bahay kubo, tapos biglang merong bahay na semento. So, or naka-hollow block. Basta yung sobrang ganda. Tapos, naalala ko sa Ilocos, ano, alam mo kung tinatawag nating Hawayano, yung may-ari ng bahay. Kasi, ang ganda-ganda. Tapos, if you compare it sa mga tabi, katabi niya. So, ganito ba ang gusto natin? Is this our goal? Is this how we define success? Pag tayo ay angat na sa ating community. Diba? And, if you think about it, kasi may OFW rin tayo na nakausap. I remember when we were in, nung kasama natin si Miggy sa May Siliman University. And he said, and talagang umiiyak sila kasi they realized na marami nga silang pera, but they also lost time with their children na hindi na daw nila mababalik. Diba? Yeah. I think naalala ko yun na 30 years yung lalaki na nagtrabaho sa abroad. And yes, na-provide nga yung needs of the family. Pero parang maraming mga regrets, no? And siguro dapat bukas yung ating mata, yung ating isipan, yung ating puso kung tayo ay magiging OFW. Another one is, do you practice self-care? May mga OFWs tayo na minsan, yung mga seafarers, dahil minsan ay tumutulong ako sa debriefing ng mga taong naka-experience ng mga hindi magagandang sitwasyon katulad ng piracy. And are we aware of these challenges? Kung ikaw ay malayo
sa iyong pamilya, mm-hmm, at wala ka masyadong network of support, na yung simbahan mo na yung ito ay yung para bang enjoy na enjoy kayo after the worship service, kainan, kwentuhan, kung malapit yung ilog o yung waterfalls, alam mo yon, dahil yung mga narinig kong kwento, talagang they swim, they enjoy life. Pero dito wala na, halos wala ka nga ang sariling kwarto, ibas natin dito, na talagang napakahirap ang sitwasyon. Exactly. Anong ginagawa mo para mapangalagaan mo yung mental health mo, no? Ikaw ba ay trabaho ng trabaho, banat ng banat? Pero ano naman ang kapalit ito? So, kasama po doon sa work-life family balance ay, do we take care of ourselves? How can we take care of other people kung hindi po natin pinapangalagaan ang ating sarili? Oo, and pag tayo ay, syempre, pag ang bababa ng ating energy levels, hindi tayo kumakain ng tama, or hindi tayo nag-exercise, a lot of times, we lose yung the chance to also have meaningful conversations with our loved ones. Mm-hmm. And isa pa, no? Isipin rin natin, ano ba ang nagde-drain sa ating energy? We have to recognize yung tasks or commitments na nagde-drain sa ating energy or contribute to this imbalance. So, the most important thing is to recognize this. Let's say yung boss mo drains your energy, hindi naman natin pwede basta palitan. Na hindi makita yung boss natin. And I've had bosses like that. Pero the important thing is, kailangan, we have to create that boundary. Hindi sa physical, ano, pero in our mental, ano, sa ating mind, let's just put that boundary. Na saying, let's say, we can put a mental boundary by saying na, okay, in my deathbed, will this person actually matter, mm-hmm, in my life, diba? So parang who are you in my life? Yeah. This is something that I sometimes repeat to myself, ano. Siguro kasama sa work-life balance is to identify ano yung mga activities na it brings joy to you. Mm-hmm. I totally agree na you should be involved in church activity if at all possible. Mm-hmm. Na tayo tumutulong sa ibang mga tao. But at the same time, we have to do things that we enjoy. Ito yung mga bagay-bagay na ito ay nagpapalakas sa atin. Ito ay mga bagay-bagay na nakaprovide sa atin ng kagalakan. Kasi kung tayo ay puno, kung tayo ay busog, para bang we have more capability to be a blessing to others. Mm. Siguro idagdag ko na rin yung kasama dito yung building of boundaries. Mm-hmm. Pag ikaw ay OFW, takbuhan ka ng buong barangay. Exactly. No? Lahat ng mga kamag-anak mo, maglalabasan na yan. And are you able to create that boundaries? Tayo mga Pinoy po ay hirap na hirap tayo magsabi ng hindi o wala tayo o nakalaan na. Mm-hmm. But sometimes the best thing that we can do is to say no. Nakalaan na, may pupuntahan na to. Kasi kung ikaw ay tulong ng tulong, pero nagka-suffer ka naman, nagka-suffer naman ang pamilya mo, ito po ay hindi na maganda. Okay lang po ang tumulong, mabuti po maging generous. But minsan wala po tayong boundaries up to when. And sometimes, ito yung nakikita ko sa mga ibang pamilyang mga OFWs, no? In their desire to help, they're actually not helping. Lalo pa nalang napapahina yung they make people more dependent to them. So, lalong umaasa at lalong nawawala yung diskarte sa buhay. So, we have to ask God for guidance on how we can create that healthy boundary sa pera, sa yaya ng mga kaibigan, and yung time na dedicated natin sa pamilya, no? Just kanina, Milia, no? Meron sa akin nag-invite na mag-lead ng isang camp. No? Mahal na mahal ko yung grupong to doon sa Romblon. Pero ito yung time ko for the family. Mm. Yung eksakto, December 27 to 28, merong youth camp doon sa Romblon. Okay. Pero every year, dedicated ko na yan sa aking pamilya. So I have to say no. And ino-honor naman nila at rine-respect naman nila kung ano ang sinabi ko. And sometimes, when we create healthy boundaries, mas nagkakaroon pa sila ng respect sa atin. Exactly. And another thing, kasi I think
lahat tayong mga Pinoy, our families are very, very important. And one way by which we can really have work-life family balance is kung ating nanonurture ang ating relationships. Anong ibig sabihin nito? Kasi it's so easy. Kunyari, I was just in Tacloban a few days ago. Ang dali siguro to let go of yung active communication when you're apart. Tapos yung iba yung activity dito, iba yung activity doon. But we have to make it intentional. Ano? Alam ko it's easy to say this, pero kailangan intentional tayong makipag-usap na maski na if you're with kids, parang you have to intentionally waste time. Sometimes, when we're with our children or pagkausap natin sila, parang walang saysay, di ba? Masa na if these are very, very small children. Pero the point is, when we quote-unquote waste time with our children, they have good memories of this. And at the same time, if I may dare say, ano, we can also quote-unquote waste time with our spouses. Yung, alam mo, yung kwentuhan lang. And honestly, kami ni Pastor Harold, may time na talagang nagtatawanan na kami about anything or nagkukulitan. So we're still really good friends until now. Ano? And kung meron akong masama man sabihin, ano, yung kung meron akong juicy news or something, parang siya yung una kong hinahanap. And if there's also something bad that happened about my day, he's also the first person na I want to say this to. Ngayon, alam ko mahirap to pag OFWs because things can happen tapos hindi mo na mafulfill, ano. Pero you know, at least make that effort. Maski na 5 minutes a day, di ba? All of us have that. I'm not sure if all of us have the means para mag-communicate. But with today's technology, di ba, talagang pwede na. In the same way, we also have to ask ourselves now, what are the relationships that I don't have to nurture anymore? Exactly. Ito yung mga relationships that you feel na hindi na healthy sa'yo. Na kung kasama mo sila, eh, nagiging puro chismisa na ang usapan niyo o maybe puro complaints na lang sa buhay. And napakahalaga yung mga tao na kasama mo. If you are people who are actually good in a certain activity, nakakahawa yung galing nila. No? Kunyari, exactly. Mga taong nung I was in high school, nag-improve yung grade ko dahil nabarkada ako sa mga magagaling, yung matatalino. Kung wala sila siguro talagang kulelat pa rin ako, but they were a blessing to me yung kanilang pag-aaral. And at the same time, kung bumarkada kayo sa mga tao na magaling dumiskarte sa buhay, may mga sideline na legal na tama, eh, you can also learn from them. And at the same time, you also look for people who can speak to you and you can be accountable to. May namit ako na isang businessman. He is late 60s, mag-70 na siya. Iba yung lahi niya. We had a conversation. And then sabi niya, Pastor, we met dahil meron siyang planong gawing project in the Philippines. Pastor, what advice can you give me? I go, oh, this man, ibang lahi, very successful, and yes, he asked yes. me, what advice can you give me? Then I've been honest. Sabi ko, well, sir, at this point in time, because you are funding different organizations, you will be attracting a lot of people. And you will be attracting people with good intentions and people na merong question ang integrity. Sabi ko sa kanya, is I want you to be very discerning, listen to the voice of God. Because you want to maximize what God has entrusted to you. Sabi niya, oh, thank you, Pastor Harold, for that. Ano? Siguro may bago tayo magkaroon ng break. Ano, ano ang, paano natin tatapusin itong bahagi na to? Maybe what we can do is to really tell our listeners right now na ang pagbalanse talaga ng ating work-life-family balance, this is really, it's hard, but at the same time, it's doable. No? And
we can take baby steps. It doesn't necessarily have to be, isang oras kami na mag-uusap ng misis ko sa online, ano. So, hindi naman, you can make baby steps, small changes. Magkwentuhan kayo ng 5 minutes na you have to set rules na bawal pag-usapan ang pera, bawal pag-usapan ang, let's say, mga bata, but just talk about your day, you know. And if that includes, fine, yung mga bata, then include it. Pero yung 5 minutes of positive, diba? Mm-hmm. Well, magbabalik po ang servisyong OFW makalipas lamang ang ilang mga paalala. Servisyong OFW!
serbisyong OFW. Nagbabalik ang serbisyong OFW dito lang sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayo nagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Salamat sa pakikinig sa amin sa live broadcast na ito. Kaunting announcement lamang po. Kaagapay, 70 years na tayong nagbabahagi ng mabuting balita at nag-uumapaw ng pag-asa mula sa Panginoon. Para sa kaalaman din, kung ikaw ay bagong tagapakinig, ang Far East Broadcasting Company Philippines po ay non-profit, non-commercial organization. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagpapatuloy. That's by the grace of God. Mm-hmm. No? Sa tulong po ng Panginoon, ang inyong suporta, 75 years na po nating naibabahagi ang tamang impormasyon at mabuting balita ni Kristo. Mahalagang elemento ng broadcast ang transmitter at ito ay tumatakbo na sa loob ng 25 years. At sa ngayon, kailangan na itong palitan para sa mas marami ang makapakinig ng mabuting balita. Kaagapay, samahan mo kaming suportahan ang ating transmitter project, Transmitting Signal, Transforming Lives. Ipaalam na ang inyong donasyon ay para sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan ng pag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text o tumawag sa 0916-296-6620. Sa mga ngayon lamang po naka-join sa atin, no, dito sa ating programa sa serbisyong OFW, ay pinapag-usapan po natin yung creating that balance na work-life-family balance sa ating mga OFWs. Iba-iba ang sitwasyon ng tao. Iba-iba ang mga season ng mga tao. Pag ikaw rin ay OFW, iba rin ang takbo ng balance na to. But you have to ask God to guide you on how to create that balance in your life. Mm-hmm. Ano ba ang tama? Dahil we will not dictate. Iba-iba yung mga itsura. For example, no, kung ikaw ay merong anak na with special needs, iba yung balance ng buhay. Kung ikaw naman ay single, iba rin yung itsura ng balance. No? Kung kayo ay maraming anak, iba rin yung balance. So, or maybe sa age mo rin, no? Kung ikaw ay tumatanda na, iba rin yung balance, no? Iba na yung gastos mo sa yung gamot, iba na yung gastos mo para sa yung health. So ito ay iba-iba. So we have to understand the challenge ng pagiging isang OFW. Na ang pagiging isang OFW, ito ay maraming mga challenges itong kinakaharap. The separation from your family, the separation from your church kung kayo po ay committed sa simbahan, the separation from yung amoy na yung alam mong yung sinigang na gusto mo, yung adobong gusto mo, pero iba yung amoy, iba yung pagkain, iba yung weather, climate. No, it can be a challenge for our OFWs. Uh-huh. Naalala ko na gumawa ako ng adobo dati. Nag-visit lang tayo noon sa US. Tapos, syempre, normally pag adobo tayo noon, we prefer a certain brand ng suka and toyo. And toyo. Pero nung time na yon, ang nahanap ko lang sa lalagay sa cupboard ng mommy mo nung time na yun, apple cider vinegar. So, gumawa ako ng adobo na gawa sa apple cider vinegar. Alam mo, dahil miss ko yung adobo, pwede na. Kaso, iba pa rin. Parang hindi siya makatarungan na tawaging adobo. So, ngayon, I think this is yung challenge na sinasabi mo that yung OFWs natin have because they really miss home. And sometimes they have to make do, ano, sa kung ano man ang meron sa bansang yon that reminds them of home. Mm. And secondly, yeah, sige, go ahead, Lee. And secondly, ang nangyayari rin, yung sinasabi natin kanina na nagbe-blur yung boundaries ng ating OFWs, mas lalo na sa kung sino ba ang aking tutulungan, di ba? Na sometimes, buong barangay na lang ay sa'yo
umaasa. And what does this mean for you? It's either you become the hero or you become yung sasabihin nila na napaka ano naman yan, bakit maraming pera yan, tapos hindi naman namibigay, di ba? But we have to explain to them na you're also there for your family. And kailangan po natin ng proper financial management para alam natin kung magkano lang ba ang pwede natin ibigay, and to be honest with them na alam mo, wala akong pera na nakalaan para dyan sa pangangailangan na ganyan. Siguro pati yung tulong nyo na ibibigay, naka-budget din yan. Mm-hmm. Kung kakayanin nyo na. Kasi napakahalaga na yung basic needs natin ay nabibit. Yung ating emergency fund na de-develop, yung ating future na iniisip natin para pagdatapos ng season ng pagiging OFW, ito ay in place, of course, yung para sa Panginoon. So, dapat nakalaan, no? Kami po ni Sister Millie, kami po ay may pondong nakalaan sa pagtulong na not much, pero hindi na po kami nagpapautang ngayon, no? Kahit mga matalik na kaibigan po namin, lumalapit sa amin, hindi po kami nagpapautang. Nagbibigay po kami? Hindi, kasi laki ng inuutang. Pero nagbibigay kami kasi kadalasan ang utang, ito po ay nakakasira ng relationship. And sadly, there are people na it has become a vicious cycle na everything that they do, ito po ay puro utang na rin. Another impact is on relationships. How are you going to maintain a healthy relationship with your spouse if you're away? How can you maintain a healthy relationship with your children if you're away? Ako po ay isang family counselor at misa nga magkasama na nga sa Pilipinas, day in and day out. Parehong work from home. Eh, hindi pa nga magkaayos eh. Ano pa kaya yung magkahiwalay? Dahil pwede pong mamagnify kung ano na ang issue. Before you leave, dapat po ay ma-resolve nyo na yung mga issues na dapat na maayos. Kung may mga hindi pa maayos, you have to pray, baka hindi pa kailangan umalis. Yung mga bata, kaya na bang mawala yung figure ng isang nanay o isang tatay in the family? So, these are things that we have to look into consideration. Katulad ng ating title, mag-abroad ay hindi biro. Ito ay merong impact sa ating pamilya. And another thing, ano, pag tayo nagiging OFW, hindi naman lahat, hindi naman natin lalahatin. Pero kasi tayong, sinabi ko nga kanina, no, it's National Heroes Day. And so parang tayo nagkakaroon ng parang sense of entitlement pag tayo umuwi sa ating, para tayong may heroes welcome, di ba? Pag umuwi tayo sa ating mga barangay o sa ating mga city or even our street or even our family. Kaya nga, pag umuwi tayo, paminsan jeep pa ang nag-greet sa atin sa airport. Dati pwede pa sa loob ng airport, pinagwala na talaga nila kasi nga security lahat, na rin. Oh, well, security, but aside from that, ano, yung perks kasi of being an OFW, fine, sabihin natin hindi naman siya madali, but at the same time, aminin na rin natin na we kind of enjoy yung pag umuwi tayo, tapos yung mga kapitbahay natin ay naiingit dahil tayo ay OFW, ano. So, sometimes, itong feeling of entitlement, it can also have detrimental effects sa not only for ourselves, but even for the people around us, na parang feeling natin, ikaw ang bida, ikaw ang dapat pagsilbihan. And, yun nga, kung yung buong community sa atin umaasa, sometimes, mas gusto natin, parang we look for that feeling na sa atin nga umaasa, diba? Yeah, no? And in some extremes, no? Na minsan nasasabi, ako ang mubuhay sa inyo. Exactly. Pero ako ang mubuhay sa inyo. Kung ano man ang gagawin ko sa buhay ko dito sa abroad o dyan sa Pilipinas pag uwi ako, wala na kayong pakailan dahil ako ang mubuhay sa iyo. We have to remind ourselves, it is God who gave us the ability to work. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa. And let me tell you, dinala ka ng Panginoon doon, hindi lang para kumita ng pera. May purpose ang Panginoon, para ibahagi ang mabuting balita, para
makilala mo ang Diyos ng mas malalim. Marami kasi mga OFW sa nakilalang Panginoon nung sila ay nasa abroad. Yes. And at the same time, to improve your skills and talents, ang lahat ito ay galing sa Panginoon. And you have to understand na you shouldn't be entitled. Let's go of entitlement and simply remember, ang Diyos ang nagbukas ng pinto. And eventually, ang pinto rin po ay magkasara. Be grateful kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. And pwede rin mangyari sa atin na kung ano man yung, let's say, nasa Pilipinas kayong dalawang mag-asawa, no? Tapos medyo nag-aaway na kayo ng konti. Pag tayo ay nag-abroad, honestly, paminsan na ma-magnify yung mga unresolved issues natin. So parang lumalaki ng lumalaki, sometimes hindi natin alam kasi hindi nga tayo nag-uusap, diba? Nabigla na lang siyang puputok into a big issue. And it's important for yung mga OFWs natin to also be aware, and also the families left behind, na we have to be aware na dito sa mga unresolved issues natin, paminsan, diba, nag-aaway tayo, hindi na, parang napakaliit sa tingin ng ibang tao, pero iba na pala yung meaning sa'yo kasi may nangyari sa'yo nung bata ka, so nung minention yun sa'yo during the phone call, bigla kang parang nashock buong pamilya mo kung bakit ka nagalit, yun pala, you have a lot of unresolved issues. So, kailangan din po natin mag-seek ng personal growth, kailangan natin i-recognize na our entire life is a journey and we can be proactive about this, ano, that there are already a lot of resources about dealing with our unresolved issues. Pero kung hindi pa rin talaga kaya ng any reading or any self-help books, we highly encourage na tayo ay magpa-counsel. Yeah, and I think in connection with that, no, I'll be in the church of Pastor Oral Paul Guevara. Mm-hmm. I'll be in Hong Kong, and if you're interested to meet me and to attend yung aking seminar, no, i-type nyo lang po sa Facebook yung OFWCI, or you can look for Pastor Oral Paul Guevara and message him. Kasi yung October 1, which is a public holiday, I believe it's a Monday, na lahat ng mga OFWs natin ay nag-holiday talaga, no? It is by law. And yung topic na i-discuss ko is all about inner healing. Actually, balita ko standing room na daw, ah, for those days. Gumagawa ng paraan para merong, naksama, may overflow room pa, no? May overflow room. So, inaasikaso rin yan na magkaroon ng overflow room for that, no? So, I'll be preaching na sa church niya ng OFW Family Center, Saturday 11 to 1, tapos Sunday I'll be preaching 3 times. Sa Monday, may workshop ako ng Monday ng morning and afternoon para ma-discuss yung mga bagay na dapat nating maayos. And of course, yung mga unresolved issues, dapat nga lumabas to para ito ay ma-resolve. But we need to have the courage to work on those issues kasi pwedeng ma-magnify yung mga issues na yun pag tayo ay nabigyan ng entitlement, may pera tayo, and many, many more. So, dapat ang ating malaman ay dapat wala na tayong facade, no? Wala tayong facade na we have to come to God and ask Him, Lord, heal me. Kung kayo ay mag-asawa, ask God, Lord, heal us together. Or the family, Lord, mayroon kaming pagkukulang sa bawat isa. And you have to look for a church, a network of support that can help you in your growth. Na ang nais ay tulungan kayo, na ang goal din ng church na yan, na hindi lang panghabang buhay na ikaw ay nasa abroad. Pero the intention is to help you na magkita-kita muli kayo ng pamilya so that this is the purpose of God for families to be together. Sayang naman na nag-abroad ka, na-provide mo yung physical needs, but the very essence of the family, ito ay nawala. And siguro, before we end, ano, because nagkukulang lang tayo ng time, pero we have to reflect on, and let's end this on a positive note, but try to think of actually what makes you happy also. What brings you the greatest sense of fulfillment
on a day-to-day basis. Merong isang author, tinawag niya yung Happiness Project. Mm-hmm. And in that Happiness Project, ang ginawa niya, nag-journal lang siya, yung hindi yung nobela na journal, ah, yung inisip lang niya, araw-araw, isusulat ko yung ano yung times that I was happy. And then napansin niya dun sa journaling niya na it was not yung pagbili na niya ng bagong laptop, or it was not the big things that actually made her happy, but it was the small things. Kunyari, taking a walk, or buying sa ukay-ukay, kasi marami nun, di ba? Or buying a book sa bookstore. And then one time tinanong nung anak niya yata, yung husband, so what is mommy doing, kasi pumunta yata sila sa isang very very small second hand bookstore. Tapos sabi nung husband, watch, mom is going to go inside there and buy a book, and this will make her very very happy. And so na-identify na niya in that 1 year that she did her journaling about what really makes her happy, na she found joy also in, she realized that she was finding joy in daily life. So kung if you focus on these things that also make you happy, that is part of work-life family balance. Because if you're happy, then of course your family will also be happy. Diba? It's systemic. Yeah, you have to be intentional in doing this. Mm-hmm. And at the same time, sa ating mga OFW, sa sila yung matagal na nag-OFW, mm-hmm, o ilang taon na rin, ay dapat nilang i-assess, no? Ano na ba yung season nila ngayon, exactly, sa buhay? Where are they in this season? Simula pa lang ba? Halfway? Mm-hmm. O patapos na? At kung ano man ang handoon, ay let's ask the Lord, Lord, what should I do now? We have to make a decision, no? Kasi at the end of the day, totoo nga, mag-abroad ay hindi biro. And at the same time, sana yung pamilya natin ay hindi talaga itong biro-biroan. Ito ay seryoso because it has to do with the lives of our family. Amen. Well, with this, naway kayo po ay merong napulot na napaalala, and hopefully may mga takeaways kayo. And at this point in time, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong mga bagay ang hindi po namin maunawaan. Mga bagay, Panginoon, na ito po ay lagpas sa aming kaisipan. Pero O Diyos, kami po ay nagtitiwala sa iyo dahil alam mo kung ano ang mabuti, alam mo kung ano ang maayos para sa amin. Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ng guidance, ng wisdom, ng tamang discernment kung ano po ang dapat gawin ng aming mga OFW sa mga opportunities na meron sa kanila at sa mga pagsubok at mga challenges na kinakaharap nila, na hindi po sila mag-decide based on their emotion o sa maling counsel ng mga tao, pero kung ano po ang sinasabi mo para sa kanila. Lord, bless yung aming mga OFWs, yung kanilang mga pamilya. And Lord, I pray that you will connect them, Lord, to the right people, to the right church, upang sila po ay patuloy na maging maayos sa kanilang journey as an OFW. Ito po ang aming samadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Kung meron pang ibang OFW concern, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Magkakaranigan po muli tayo bukas sa radyo, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Melissa Cruz. Pagpalain ng Diyos ang mga OFW sa kanilang mga pamilya. God bless. God bless. Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW. Serbisyong OFW!